Hello guys, magandang gabi. Gabi yan guys. Gabi ngayon guys, pero sa araw ako ha. Sa araw ako nag-aararo. Di katulad nyo, sa gabi kayo mag-aararo. Yun. Kung napansin nyo guys, ay yung pag-aaral ko ay parang nakita nyo ay medyo may kalakasan. Natural lang yan guys na naglakad yung karabaw. Tapos, para lang minamadali ko lang yung time ng aking video. So ngayon guys, ay pasensya na, voice over lang talaga ang malakas ngayon dahil sa medyo may kakulangan tayo guys. Ginawa ko lang yan para pinapahawakan ko lang yung cellphone ko sa aking kapatid. Actually guys, yung na pag-utusan ko nito na mag-araro ay yung kapatid ko. Hindi naman utos na walang bayad, meron namang bayad guys. Pero kaso lang dahil sa akin yung karabaw, medyo mura lang yung bayaran. 500 lang yung bayad sa kanya. Dahil di masyado, hindi rin biro yung mag-aararo guys. Tingnan nyo naman ako. Tingnan nyo. Pero, Batangas type kasi yung, yung ginamit kong daro ba? Kumbaga, yung hinihila ng karabaw. Yung daro. Kaya nga, mabigat sa karabaw. Kaya hindi biro yung pag-araw bilang isang farmer guys. Hindi biro. Kung talagang sasaba kayo sa ganitong trabaho guys, dapat kailangan buo ang loob nyo guys, hindi wasak. Yun. Kasi kung wasak na wasak, ay naku, hindi kayo makakabuo ng production. Ay syempre kahit mataas talaga yung dapat maninindigan ka ba? Yung gustuhin mo talaga. Kumbaga, i-love mo yung trabaho mo guys. Oo. Kahit sa feeling mo o sa tingin mo mahirap, wag mong bigyang negatibo yung pag-iisip mo guys. Wag mong hayaan. Siyempre natural dahil hindi tayo perfecto, ay umabot talaga sa punto na tayo ay magdamdam din na mga negatibo sa ating sarili. Pero yun lang guys, bawal negative, always positive vibes lang talaga guys. Love natin kung anong ginagawa natin guys, pagpa-farm man yun, ano man yung mga ginagawa nyo, mga trabaho nyo, ilove nyo lang yun, makikita nyo na ang fashion doon sa trabaho nyo. Para sa akin, I love farming. So kahit anuman klaseng farming na i-engage ko guys bilang isang farmer, ako ay tatanggap na talaga sa ako, tatanggapin ko talaga sa aking sarili na ako ay isang certified farmer na talaga. So ito, pinanindigan ko na di man perfecto ang ginagawa ko guys, at least may kunting kaalaman tayo about agriculture. So i-share ko sa inyo guys. Yan, makikita nyo, ganyan lang pala ang pag-aararo. Huwag nyong gayahin yung halos patakbuhin yung karabaw guys ha. Basta yung karabaw ay natural lang yung paglakad niya, at saka ako dahil pinapaano ko lang yung video na tumahol pa yung baka ko guys sa likod. Sumama sa pag voice over. So yun lang guys, baka nagtanong kayo kung bakit sinasarili ko yan dahil sa hindi, ibig sabihin guys, for my content purposes. No guys, dahil ako ay isang bidasto, ginawa ko itong farm, ang area ko, kaya nga bidasto farm, diba? Kailangan tayong magtrabaho dahil kailangan maranasan ang buhay talaga bilang isang farmer. Guys, hindi biro sa totoong buhay, hindi biro, pero masaya kami na kumakain kami sa aming pinaghihirapan. Talaga. Saka syempre guys, encourage ko kayo. Ano to? Yung ginagawa ko ay bagong build ko to na fish pond.
yung mga rice straw na nakita nyo dyan, guys, nung nakaraang buwan ay bago pa lang yung hinarbisa ng palay. So, gagawin ko yan na ano, kahit di masyado malalim, basta ako ay gagawa ng sarili kong ano, guys, sarili kong version na gawin kong rice. Dati as sunod na crappie, ngayon hindi pa muna. Sa susunod ay gawin ko yung rice duck. Pero sa ngayon ay gawin ko muna ng fish duck. Oo. Lagyan ko ng BB or itik ba? Yung nangingitlog o hindi naglilimlim. Hindi katulad ng pato. Yung BB kasi ay medyo hindi ano ba? Hindi sa in my dialect, guys, na hindi bilasa pa. Yung BB. Kaya nga combine ko yung fish duck. So while na mayroong BB or itik, nag-aalaga, ligyan ko din yan ng tilapia. Kasi yung tilapia naman ay hindi naman yan nakakain ng itik. Silang dalawa ay puro nakabenepisyo sa tubig. Siyempre kung may pigs, kakain din yung itik. Oh. Pero yung kuhol, hindi kumakain yung isda sa kuhol. So, may kumakain ng kuhol ang itik. Oh. So, bakit ako ganyan ang version ko ngayon, guys, sa ganitong new build ko na pond? Dahil inoobserbahan ko. Gaya sa sinabi ko sa inyo kanina, guys, na kailangan bilang isang farmer ay dapat engage natin, guys, lahat na natutunan natin at i-apply natin. Doon natin malalaman kung ito ay papatok ba or hindi. Dapat meron talaga, ang isang farmer ay mayroong trial and error din. Magkakandakta pa rin tayo ng trial and error. So ngayon, guys, hindi naman ito mag-i-error dahil yung, syempre, adaptable naman yung dalawa sa tubig. Oo. At saka, in return, guys, kapag lumalaki na yung itik, syempre, may 2.6 hectares ako na palayan, tsaka namumroblema ako sa molast o yung kuhol ba. Oo. Siyempre, before first passing ng turtle or mudbot, guys, siyempre ating papagalaan ng ano, yung mga itik. So, double purpose yung ginagawa ko, guys. Siyempre, may production tayo niyan kapag mangingitlog na yung itik. Di naman masyado may karamihan yung ilagay ko na itik, guys. Ang yung pinakamalaki ay nasa 30 to 50 heads ang range lang ang gagawin ko na ano, or bibilihin ko. Pero yung ano, hindi ako bumibili ng mga sisiyo na, guys. Nagpapalimlim ako ng ano dito sa aking manok talaga. Bumibili ako sa aming kapitbahay na nag-iitik. Oo. So bumili ako ng itlog, tapos pinapalimliman ko sa manok. Makikita nyo rin sa next vlog ko, guys, kung ito ba ay parang trial and error din yan. Oo. Sana ay maging successful yun, yung paglilimlim ng manok. Oo. Nasa 1 week pa lang naman. Oo. Yun. Siyempre, good luck sa aking trial and error project ngayon. Oo. Talagang, siyempre, gumastos talaga, guys. Oo. Sa farm, talaga, bilang isang farmer, i-invest talaga tayo, guys. Lalo na yung isang fish pond ko, yung malaki. Halos 2 araw ay na gumagasto ng 1,000 dahil sa pagkain. 25 kilos lang, guys, yung isang sako. Tapos 1,020 yung price yung isang sako ng feeds. So dapat kaya nga gumawa ako ng random na pagsusuri kung ilang kilo o ilang laman na sa bawat kilo upang masuri talaga at sakto o tama lang ang maibigay natin upang hindi ma-overfeeding. Dahil nako, butas na butas at wasak na wasak yung bulsa natin, guys, kung tayo ay buras ka ba in my dialect, buras ka sa pagbibigay ng pagkain, guys. So, parang muntik akong madapa yan, guys. Diyan banda, kaya nga tinatransfer ko. Yun lang ang payag, guys. Payag ko talaga yan, guys. Oh. Wala pa akong bahay.
Di ko pinipicture yung payag ko dahil wasak na wasak talaga, guys. Oh. Ganyan ang mga farmer. Nag-i-invest sa farm tapos wala pang... hindi naman lahat, guys. Ako lang naman talaga ang ganyan. Napakasaya. Mahirap pero masaya, guys. Oo, mahirap. Mahirap maging farmer. Pero para sa akin, masaya. Exercise everyday. Tapos kung may mga alaga ka pa, parang ano, lalo na nagba-vlog ka pa. Yung parang na-divide yung talagang time natin, guys. Kailangan, ngayon ay, pasensya na, mabuti may premiere ako, may tumanggap sa akin, may makulab minsan. Tapos, ang ano ko talaga, guys, ngayon ay inatupag ko yung mga short videos lang muna upang mabigyan ako ng ano, mga views at saka subs. Dahil, kung walang short videos na ko, hindi gumana yung ano ko, yung channel ko. Kaya salamat. Salamat sa lahat ng sumuporta at saka nag-watch or nagpa-collab sa channel ko, guys. Maraming salamat. Saka hindi na ako mag-shoutout, baka ano, baka mayroong ibang hindi ko ma-shoutout. Basta salamat sa inyo lahat, guys, na sumusuporta sa aking channels. At saka huwag niyo ring kalimutan mag-like at subscribe, guys, ha. Nangout ko sa kong lubot. Tala. Gihangak ko ana, guys. Actually, gihangak yung ko ana. Buntag sa'yo, apakun ang api. Wadyog ko ng api, ana. Yun ang kabuuan ng bago kong pond. Tingnan nyo. Tingnan nyo, guys. Nagyaw-yaw ko, ana. diba? Yun ang bayho ko, guys. Yun lang si ako. At salamat talaga sa inyong support, guys, ha. Ngayon ay kakain muna ako. Diba? Ang sarap ng kain ko yan, guys. Napakasarap. At salamat sa inyong suporta, guys. Magandang gabi sa lahat. At saka amping lahat, guys. I love you all. At sa lahat ng sumusuporta, God bless us all. Thank you so much. Talaga.